Hi, so today guys, hindi tayo pumasok kasi few days nang medyo naglulukot yung sasakyan. Ang problema, kapag turn on mo siya, hindi agad siya nag-i-start. Kasi push button yung nandito. Tapos, ang isa pang problema is, yung battery hindi siya agad-agad mapalitan kasi tatanggalin mo muna yung gulong bago mo mapalitan yung battery ng sasakyan. So, dapat ito mag-turn on right away. And sabi is, key is not detected. Ayan. Ikakapalit lang namin ang batteries ng key. Siguro mga 2 weeks ago. Mag-turn on siya kaso medyo matagal. Ito yung problema sa kanya. So, kailangan igaganon mo pa siya bago siya mag-start. See? So, kailangan talaga mapalitan na yung battery. Sana battery lang may problema. So, ang battery ng Dodge na 2018 Journey ay wala sa hood. Wala siya sa hood, nandito siya sa loob dito. So, most videos na nakikita ko, tinatanggal muna nila itong gulong bago nila mapalitan yung battery sa loob. So, ginawa ko, pinaganyan ko yung gulong. Ayan o. Nakalihis dito. Tingnan natin kung kaya nating palitan yung battery ng hindi tinatanggal yung gulong. Just in case na hindi natin makuha yung battery ng hindi natin tinatanggal, may mga gamit naman tayo. Ayan. And then, bumili na rin kami ng bagong battery. Pagdating ni Michael galing sa work kahapon, tinawagan niya yung Walmart para magpa-appointment. Kasi sila, nagpapaano din sila, yung pwede kang magpa-change ng battery, tapos magbabayad ka lang ng labor. And then, doon na rin namin bibilhin yung battery mismo. Pagpunta namin doon, yun nga, sinabi nga namin, nung nalaman nila na yung battery ay nasa ano pa ng gulong, tatanggalin pa yung gulong, ang sabi ay ang policy daw ng Walmart, hindi sila tumatanggap ng ganun. Pero kapag yung nasa hood lang yung battery, walang problema. Since nandun na rin naman kami sa Walmart, ang sabi ko na lang ay magpa-change oil ka na lang kasi kailangan mo rin naman. And then, binili na rin namin yung battery. So, etong bilinin namin ay may warranty siya na 3 years. At ang presyo ng battery doon ay $159 plus taxes. Anyway, sa mga videos na nakikita ko, talagang tinatanggal nila yung gulong bago nila maikabit itong battery. Kaya gusto kong subukan kung pwede ba natin na maikabit yung battery nang hindi tinatanggal yung gulong. So far, natanggal na natin lahat ng nakakonect sa battery. At ang dapat na lang natin gawin ay tanggalin mismo yung battery para mapalitan. So dito nga ay medyo nahirapan ako kasi itong battery ay talagang mabigat. God, tanggal natin guys. Oh, yun na siya. Since natanggal na nga natin yung battery at nakita natin na medyo maduminadong pinaglalagyan ano, so, lilinisan muna natin to ng konti para matanggal yung basa at saka yung mga lupa-lupa na nandito. And then, after nito, pwede na natin ilagay yung bagong battery. Since nakuha na rin natin yung lumang battery, kailangan natin tanggalin itong nakakunik dito kasi kailangan ko itong ilipat dito sa bagong battery na gagamitin natin. At syempre, titingnan natin kapag may nakalagay na positive, kailangan sa positive mo rin siya ilalagay para alam natin na hindi magkakapalit yan. And then, ikakabit natin sa dati niyang posisyon. Tapos, doon sa kabila, ganun din yung gagawin natin. Ito nga, medyo nahirapan ako kasi medyo mahigpit siya. So, ginamitan ko siya ng pliers dito sa pinakababa. And then, iniikot-ikot ko, ayun, natanggal na rin. First time ko nga pala magpalit ng battery sa ganitong klase ng sasakyan. Dadalhin nga dapat namin to sa pagawaan sa Salisbury. Kaya lang, baka marami din silang ginagawa. At minsan, hindi agad-agad yung magagawa, minsan mag-aantay ka pa kinabukasan. Iaraw-araw si Michael pumapasok, kailangan niya to bukas. Sa isang linggo, isang beses lang siyang nagde-day off at today nga yung day off niya. Most of the time, kapag hindi siya pumapasok, hindi rin ako pumapasok. Para kahit papano ay may family day kami, kahit isang araw sa loob ng isang linggo. At ito na nga, itataray na natin na ipasok na paangat. Ito medyo nahirapan ako kasi talagang mabigat yung battery. Mabuti na lang ay kasyang-kasya naman talaga ito. Yun nga lang, medyo masikip yung paglalagyan. Anyway, naikabit na natin lahat ng mga wirings na nandito. All we have to do is to put it to the test.
So, I think okay na. What happened, ah? On here. No. Oh. Okay. I've never seen that one before. Well, somebody cooked tonight.